welcome to my channel. And for today's video is gagawa tayo ng review. Ang kauna ng review sa channel ko is gagawa tayo ng review ng isang product. And ang product na i-review natin ay ang Snail White Whip Soap from Thailand. So nakita ko lang tong soap na to kay Miss Chris Aquino. Dahil napanood ko yun sa vlog niya and sobrang dami niya dito sa banyo niya. So ibig sabihin talagang gustong-gusto niya itong product na to. And alam naman natin na pag si Chris Aquino nagsabi, marami sa atin ang naniniwala. Then, hindi ko naman sinasabing maniwala kayo kay Chris Aquino, pero hindi naman ibig sabihin lahat ito magiging effective sa atin. So, tignan natin yung nagsasabi ng dito si Miss Chris Aquino. So, bakit nga ba ako gagamit nito? Dahil last year, nagkaroon ako ng mga problema sa skin ko, na-stress siya, nagkaroon ako ng skin dryness, skin inflammation, eczema, and na-stress yung skin ko sobra. So, kung mapapansin nyo, meron pa rin ako dito sa braso. Pero mga dark spot na lang siya. So, kung mapapansin nyo, ayan, may mga dark spot ako dito. Tapos, nagkaroon ako ng skin inflammation. So, meron pa rin ako skin inflammation, pero dito na lang siya. Dati, buong noo. Tapos, dumating din sa point dati na sobrang nag-dry skin ko sa ibang part ng katawan ko. Tapos, nagkaroon na rin ako sa mukha. Then, dumating sa point na nag-crack na yung skin ko, tapos namamaga siya na medyo maitim, then nagka-crack siya na sobrang sakit niya, then makati siya minsan, so hindi mo maiiwasan hindi siya kamutin. Parang ang kailangan ko is kailangan ko lagi mag-moisturizer kasi ever since hindi talaga ako mag-moisturizer, lalo na dito sa Italy, malamig yung panahon, lalo na pag winter hindi ako nag-moisturizer, nagda-dry yung balat ko. So sa sobrang tagal na hindi ako nag-ano, sa 8 years ko dito sa Italy, sobrang tagal hindi ko masyado nag-moisturizer, sobrang bihira lang. Ayun, nag-crack yung balat ko, nag-dry siya, even sa kamay, especially sa kamay. Then, nagkaroon ako ng konti sa legs, ganyan. Nabasa ko sa ibang review na itong sabon na to is nakaka-moist siya ng balat. Then, ang pinakakailangan ko dito is nakaka-reduce siya ng skin inflammation and leaves the skin naturally younger and healthier looking. Ayun yung kailangan ko kasi kung makikita nyo talaga sa personal, yung balat ko, ano siya, parang hindi siya healthy tignan. Yung parang gumaling nga ako pero hindi siya healthy tignan. So parang ito yung dahilan kung bakit ko siya gagamitin. So ito is nabili ko sa eBay dahil wala naman ako sa Pilipinas, so hindi ako makakabili. Pero alam ko sa Pilipinas, nagkukos siya ng 350 pesos daw, pero iba mas mahal pa. Pero dito nabili ko siya ng 14 euro. So, kung i-convert natin siya, aabot siya ng mga 900 pesos. Parang ganun. Then, hindi lang ito yung kasama nung binili ko. May kasama siyang Snail White Body Booster. SPF 30. Isa siyang nourishing and protection for a brighter and healthy look of skin. Para siyang facial, facial moisturizer na parang pang araw-araw. So, ang binili kong soap is may kasamang ganito. Dahil gusto ko rin siya i-try. Kasi araw-araw ako nag-facial moisturizer na may SPF. Kasi nalaman ko na kahit pala winter, mahalaga naglalagay ka ng mga cream na may SPF. Akala ko pag yung sobrang init lang maaraw, para protection sa araw, even pala sa winter, kailangan din yung kahit malamig siya. So, ito, gagamitin ko rin siya. So, sinasabi dito, Snail White Whip Soap is a bar soap with delicate net to form a soft and sensual whip foam. Smooth whip foam that gives you glowing and nourished skin. So, may nakasulat siya dito sa likod. So, ilalagay ko, ipa-flash ko naman sa screen ko yung nakasulat dito sa likod niya. So, makikita niyo ito yung packaging niya. Hindi siya mo siya pagkakama ng sabon. Parang lalagyan siya ng mga supplement o parang mga nakasilid na pagkain. So, buksan na natin siya. Sobrang bango niya, guys. So, ito yung laman niya. Nakanet siya na sabon. Tama lang yung laki. Normal lang yung laki niya sa personal. So, ito, bala ko siya gamitin sa mukha ko. And then, tatry ko lang din siya sa katawan ko kung magiging effective siya. Para lang din siyang dab na mas matapang na yung amoy niya. And then, para pala sa paggamit nito, napanood ko kailangan mo siya ibabad sa tubig. So, irarab mo siya ng kamay mo hanggang lumabas yung mga parang bula or foam. And then, pagkatapos na kukunin mo yung foam, tsaka mo siya ipapayad sa mukha. Hindi mo siya directly irarab sa mukha mo. So, parang feeling ko nakakatibid yung sabon na to kasi parang kailangan mo siya iscrub para lumabas yung foam niya. And then, I think matagal siya maubos. So, try na natin. So, ayan guys, babasahin ko muna yung mukha ko.
So, babasahin ko na itong sabon. So, ayan. Hirarab ko na siya. So, kung nakikita niyo, medyo nagkakaroon na siya ng foam. So, ayan guys. Okay na. Marami na akong foam sa kamay. So yun guys, bababad ko siya ng mga 5 minutes bago ko siya hugasan. So yun nga guys, hindi ko alam kung baka siya resealable. So siguro pagkatapos mo siya gamitin, so baka dito mo talaga ibabalik mo siya dito sa pack niya. Kaya siya resealable or maybe pag ano siya, pag magta-travel ka para ano mo yun, parang comfortable ka siya dalhin. Pero bala ko siya dito ilagay sa lalagyan ako ng sabon dito sa banyo. So guys, after ito hugasan, tignan natin kung totoo yung sinasabi nila na may afterglow effect. And disclaimer lang, itong sabon na to hindi siya whitening na sabon, kundi brightening siya. So magkaiba yung brightening sa whitening. Parang ano lang siya, mild lang yung pakiramdam niya. Wala lang, parang lang siyang dab na wala kang mararamdaman na parang medyo mahapde katulad ng mga ibang Kojic soap. So dito ko talaga yung ano priority ko talaga itong noo ko ng ano. Ito yung pinaka-priority ko itong noo. Dito sa may kilay, nagda-dry siya. Yung parang minsan akala may balak ko baka dito sa kilay. Natutuyo na siya. And guys, tapos ko na siya gamitin. Grabe yung effect niyo. Parang medyo naman nag-brighten yung skin ko dito. Parang medyo naging fresh ng konti lang. Ayun, medyo nag-glow. Natutuloy na. After nito, maliligo ako kasi hindi pa ako naliligo talaga. And after nito, balak siya try sa katawan kung magiging effective din siya. So guys, ayan kakatapos ko lang maligo yung nakapag-beast na ako. So itatry ko naman itong Snail White Body Booster. So sabi, dito sa Nourishing and Protection, rejuvenates the skin for healthy appearance, skin appears more radiant and brighter effect, moisturize skin for softer and younger looking, and protect the skin from UV rays with SPF 30. So, ito yung epekto ng Snail White Body Booster. Mabango din siya katulad ng sabon. Ano na pala siya. Kahit konti lang ilagay mo, makalat na. Parang pag kinalat mo siya, madami na. Malaga rin dito sa ilalim ng kilay. Kasi, nagda-dry siya, promise. So, ayan guys, ito ang day 1 na paggamit ko ng Snail White Whip Products. Tignan natin sa mga susunod na araw kung ano mangyayari. So, ayan guys, parang ano lang, ang weird lang, parang after magamitin yung product. Nag-brighten nga siya, pero sa kaso ko lang ha, parang may mga dark spots ako, tapos nag-brighten yung mga part na walang dark spots. So, ayan yung napapansin ko sa ngayon. Parang katulad nito, parang kung mukhang nakapulbo or parang naka-BB cream, hindi ko alam. So, ayun lang. Ayun yun lang sa mga napansin ko ngayon. Yung mga dark spot ko, syempre hindi magad mamumuti yan. Pero yung other parts na walang dark spots, parang nag-brighten siya and so nakikita yung difference. Parang ito talaga yung malaking dark spot sa mukha ko. Dito sa noo pala. Tapos ito, ang puti. Mukha siyang dry sa video, pero pumuti siya, hindi siya dry. Ayun no, nag-brighten. Dito ako nagkakaroon talaga ng skin inflammation ngayon, namumula talaga siya minsan. Pero ito, parang, ang weird lang, parang may pulbo kong buo dito. So masasabi ko itong review na to, honest review and no filter. So wala talagang filter talagang, walang mga lighting effect. Natural light lang. Guys, day 3 ngayon ang paggamit ko ng sabon. And ito yung update ngayon sa nangyari sa mga mukha ko. Ayan. Medyo nag-lighten naman siya ng konti yung mga dark spots. Then, ginagamit ko rin siya sa katawan ko since nung una ko siyang ginamit. And masasabi ko is, talagang smooth siya sa balat and hindi na ako nag-lotion for 3 days. So, ayan. Thank you.
guys, after 10 days ko nang paggamit ng Snail White Whip Soap, ito na yung resulta sa ngayon. Pero hindi ko pa sinasabi yung perfect siya. And nasabi ko medyo nag-lighten yung mga dark spots ko. And ang pinakamaganda is, hindi na nagda-dry yung mukha ko. Hindi na ako masyado nag-moisturizer. Pero ginagamit ko yung facial cream ng Snail White. Pero nakakatulong siya mag-lighten ng ano, ng mga dark spots. So, ginagamit ko niya siya sa katawan ko. And ang maganda doon is hindi rin ako masyado naglo-lotion. Napaka-smooth niya sa balat. And nag-lighten din yung skin ko. So, medyo yung mga dark spot ko sa katawan, yung sa allergies ko, nawala na, medyo nawawala na siya yung iba. Then, parang medyo nakakaputi siya ng mga siko, ganyan. Ay, hindi naman siya whitening, pero ewan ko, nagbabrighten yung siko mo. Then, yung mga singit-singit natin sa katawan. So, ito yung resulta, guys, after 10 days. Medyo kuminis-kinis naman yung mukha ko, naging smooth siya. Then, medyo nag-lighten yung mga dark spots ko. Tapos, parang nagmukha siyang medyo healthy compared sa dati. And marirecommend ko tong Snail White Whip Soap. And hindi naman siya yung matapang na sabon. Para lang, para ka lang gumamit ng Dove. So, bago ko siya gamitin sa pagligo, ginagawa ko muna is magsasabon muna ako ng normal na sabon para matanggal yung mga germs sa katawan. Then, after that, gagamitin ko na yung Snail White Whip Soap. Ganun yung ginagawa ko, even sa face ko. So, mag-ano muna ako. Mag-facial wash muna ako para malinis siya. Then, saka ako gagamitin yung Snail White Whip Soap. Then, kasi, nung una, hindi ako nag-facial wash, Snail White Whip Soap agad. So, parang pili ko, nagkakatagyawat ako. So, after that, mga after 2 or 3 days, gumamit na ulit ako ng facial wash bago ko gamitin yung Snail White Whip Soap. Then, okay naman siya. Parang hindi na ako masyadong tinatagyawat. So guys, papaalala ko lang, hindi siya anti-acne at hindi siya whitening soap. So, parang pinaka-effect niya is magiging healthy yung skin mo. Isa yun sa mga purpose ko kung bakit ginamit to kasi nga, di ba may anti-inflammation siya. So, hindi na ako nagkakaroon ng mga redness dito sa noo ko, di katulad dati. So, kung gusto nyo makita, ganito yung noo ko dati. Nagre-red siya tapos sobrang dry niya. Yung parang may mga namamaga sa noo ko. Ito siya. So, guys, sana nakatulong ako sa inyo sa review kong ito. So, kung may tanong kayo about sa paggamit nitong sabon na to, just comment down below at sasagutin ko yan. And share nyo yung experience nyo sa comment section sa paggamit ng Snail White Whip Soap. Guys, if you like this video, just give me thumbs up and don't forget to subscribe. So, thank you. Bye!